oversupply dahil maraming nagtanim and as you said, sabay-sabay umaani. And then yung demand mo naman ng gulay, hindi naman ganun karami. So yung mga traders, no, they only buy what they can sell in the markets here in Manila. They will not buy more than that kasi sila ang malulugi, no? So ang kawawa dyan, yung farmer, ayaw bilhin ng trader kasi sobra na o kaya bibili niya sa napaka mababang presyo, no? So you are correct actually when you say that it starts with production planning, no? Yung farmer kasi hindi niya alam kung ilan na nagtanim ng cabbage kunyari. Parang sugal na lang yon, tanim na lang siya ng tanim, bahala na kung ano yung mangyari pag harvest time, no? And in many cases, especially since they harvest all at the same time, nagkakaroon ng glut sa market at nasa masyado mababa yung presyo. So tama yung direction po ni Secretary Tio Laurel na maybe if we digitize, tapos magkaroon siya ng overview kung ano po yung mga pinaplans at iba't ibang mga probinsya and regions. Do you think, being kayo po yung representation, no, ng farmers dito, is this going to be effective? Is it time na gawin na ito? That is part of the solution. Mm-hmm. Market information that is given to the farmers so that they can make enlightened decisions on what to plant, when, and in what volume or quantity. No? Sa ngayon, wala yung ganun eh. Sa basta tanim lang sila, bahala na. No? But that's only part of the solution eh. You also have a problem with credit. No? So when the actually yung credit, medyo masalimut na issue yon dahil pag humiram yung farmer sa isang trader, maliban sa nakakakuha siya ng puhunan, the trader is also his market, no? So although medyo the trader tends to take advantage of the farmer in that kind of relationship, assured yung market niya because the trader has to buy from that farmer, otherwise he cannot collect on his loan, no? Ngayon, pag nag-independent yung farmer at hindi siya umutang, saka nagtanim siya, ang problema niya pag-ani niya, baka walang bibili ng produkto niya. And that might have happened to some of these people. No? They overproduce without a sure market for their products. No? In short, and then, of course, yes, okay. In the production chain, medyo dehado po talaga yung farmer, empowered ang traders natin with the current system. Taking a look at the proposal to invest 5 billion in cold storage facilities and 93 billion in post-harvest facilities, will that empower our farmers and is that the right solution po? Doon po sa oversupply. Okay. Again, that is part of the solution. If we start with market with information, then credit, and then post-harvest dahil pag masyadong marami yung inani, hindi mabibenta, mm-hmm. You have to find a way to store that, otherwise mabubulok. Mm-hmm. But sabi ko nga sa kanila, in the case of onions, you cannot just put up a facility like a storage facility and hope that everything will be okay. Because ang gusto ng farmer, pag ani niya, may pera siya. No? Mm-hmm. Hindi pwedeng cold storage lang, maghihintay sa kung ilang linggo o buwan, wala siyang pera, tapos may gastos pa yung cold storage. Eh. Somebody has to pay for the cost of storing it. No? So ang sinasabi ko sa kanila, when you put up a cold storage or any other storage facility, sabayan mo yan ng inventory financing. No? Meaning, when the farmer deposits his products in that cold storage, he can borrow against that. Portion lang ng value, pero he can borrow against that. Ang collateral niya, yung stocks. No? Mm. So that when he comes back, may dala siyang konting pera pambayad sa konting utang o papakain sa pamilya. So, a very important cold storage definitely, but by itself, it might not be enough. Eh.